Welcome back to the Project Awesome. So ngayon, papakita ko sa inyo ang bagong makeup tutorial. So alam kong medyo matagal pa yung graduation season, pero usually sa mga ganitong buwan pa lang, September, August, or minsan nga kahit July pa lang, nagtitake na ng graduation pictures sa mga school para sa mga candidates for graduation. So dahil sa school, kilala ako ng iba kong mga kaklase at iba kong mga schoolmates na makeup artist. So sa akin sila nagpapaayos para sa graduation picture namin. At naisip ko lang na gumawa ng makeup tutorial para sa school picture, graduation picture, or kahit ano para sa mga yearbook, para lang may idea kayo kung ano yung mas magandang gawin for, you know, for makeup for camera, yung camera ready makeup, picture perfect makeup. So I'm just here to share my tips and some tricks para sa inyo. So this is the makeup look na ipapakita ko sa inyo. Ito yung camera ready makeup na napili ko or nagawa ko. So I hope that you like this look, and if you want to know more about this look, kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa tong makeup look na to, then just keep on watching. Para magmukhang healthy ang skin natin, maglalagay muna tayo ng moisturizer, at ang favorite ko ngayon ay yung Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. Next, maglalagay naman tayo ng primer para ma-prep yung skin natin at para magkaroon tayo ng smooth canvas pag naglagay na tayo ng foundation. Next, kailangan natin i-even out yung skin tone natin. Of course, maglalagay tayo ng foundation. At ang gagamitin ko ay yung Kryolan TV Paint Stick. Perfect to para sa mga picture at sa TV appearance kasi HD siya at maganda na yung coverage niya. Meron akong review nitong foundation na to, so kung gusto niyong makita yon, ilalagay ko lang yung link sa description box sa baba. Siyempre, pag sa picture, makikita din yung leeg natin, so kailangan pantay lang yung kulay niya dun sa face natin. Next, gagamit naman tayo ng concealer na 2-3 shades lighter kaysa sa skin tone natin para mag-brighten up yung eye area natin. Ilalagay natin to sa under eye circles natin para magmukha tayong mas gising or mas awake. So, siyempre, kapag nagpipicture tayo, lalo na kapag flash photography, nagre-reflect yung light. So, to eliminate any excess shine, gagamit tayo ng powder at para na rin iset yung foundation natin. So, ang gagamitin ko to highlight my under eye area is yung highlighter ng BYS Contour Trio. At doon naman sa ibang part ng face ko, ang gagamitin ko ay yung Maybelline Clear Smooth All-in-One Pressed Powder. Next, i-define nyo yung eyebrows nyo. So, kapag nagpipicture tayo, minsan nawawash out yung kilay natin, lalo na yung tail area. So, i-define nyo lang yan using a brow pencil or brow powder. At ang gagamitin ko ay yung Mary Kay Brow Definer Pencil in the shade Brunette. At para mas defined yung kilay natin, linisin nyo lang yung edges ng kilay nyo using your concealer. At ngayong tapos na tayo sa kilay, sa mata naman tayo. So first, gagamit tayo ng eye primer, at ang gagamitin ko ay yung Essence I Love Stage Eyeshadow Base para mas kumapit yung eyeshadow, para mas maging vibrant yung kulay niya. So gaya ng sinabi ko kanina, sa mga pictures, usually nagre-reflect yung light. So as much as possible, use matte cosmetics. So dito gagamit lang ako ng matte eyeshadow. So first, gagamit ako ng beige or cream shade na eyeshadow. At ilalagay ko lang yan sa lids ng mga mata ko. Next, para i-contour yung eyes, lalo na kung hooded lids kayo katulad ko, i-contour naman natin yung crease or yung eye socket natin, at ang gagamit tayo ng taupe shade. At ang gamit ko ay yung Props Matte Eyeshadow in the shade Mink Matte. At kukunin ko lang yung Sigma E25 Blending Brush ko para i-blend yung edges. Next, para naman mas ma-define pa yung eyes natin, gagamit ako ng dark brown eyeshadow to define the outer corners of the eyes. So, i-apply nyo lang yung dark brown eyeshadow sa outer corners ng mga mata nyo. Using the same Sigma E25 blending brush, i-blend ko lang yung harsh lines. Ngayon naman, kukuha ko ng short shader brush at lilinyahan ko lang yung lower lash lines ko using the same dark brown eyeshadow. Next, i-highlight ko naman yung inner corners ng mga mata ko using the highlighter from my BYS Contour Trio, at gagamitin ko rin to highlight my brow bones. Kung gusto nyong mas i-highlight pa yung lids ng eyes nyo, pwede nyo rin i-apply yung highlighter sa gitna ng lids ng mata nyo. So, mas maganda na kapag ka nagpipicture tayo, nagpop-up or nag-highlight talaga yung eyes natin para mas magukhang alive tayo.
At syempre, para mas ma-define yung eyes natin, gagamit tayo ng eyeliner. So you can use liquid or gel eyeliner. So ang gagamitin ko ngayon ay itong Nichido 24 Hour Tattoo Effect Eyeliner Pen. At sobrang favorite ko to kasi black na black talaga yung kulay ng eyeliner na to. At mas tumatagal siya kaysa sa ibang eyeliners na natry ko. So ilay nyo lang ng simple yung upper lash lines nyo. Kung gusto nyo ng winged line, it's up to you. Pero ako gusto ko yung simple lang. Para lang mas ma-define yung eyes ko. So after the eyeliner, you can now apply your mascara. Pero syempre, pwede rin kayong gumamit ng false eyelashes kung gusto nyo. Pero ako kasi hindi ko talaga nakasanayan gumamit ng false eyelashes, lalo na pagka sa mga school makeup lang. So gagamit na lang ako ng lengthening and volumizing mascara. At ang favorite ko ay yung Maybelline 1x1 Volume Express Mascara. So ayan, buhay na ang aking mga mata. Next, magko-contour na tayo at kailangan mag-contour tayo kapag magpi-picture tayo para ma-define yung bone structures natin. Makakatulong din yung pag-contour para hindi magmukhang flat looking yung face natin sa picture. Huwag niyong kalimutan i-contour yung jawlines nyo para ma-frame yung face nyo. Of course, contour the temples of your face as well. Ngayon naman, gagamitin ko yung powder brush ko para i-blend out lang yung harsh edges para magmukhang seamless yung finish ng makeup natin. Of course, wag na wag yung kakalimutan i-contour yung nose nyo para hindi magmukhang flat sa pictures. So just contour the sides of your nose. So you may want to contour a little heavier than usual para mas ma-define yung bone structure natin. Usually kasi sa picture, nadi-diffuse yung color or nawa-wash out siya. So mas mag-apply pa kayo ng konti pa, pero wag naman yung sobra. Of course, highlight your nose bridge. I'm just using a matte highlighter here. So ayan, tapos na tayong mag-contour. Now we're going to add color back to our face by applying blush. At ang gagamitin ko ay yung Pixie Blush On in the shade Passion Roses. At gaya ng sinabi ko kanina, gamit lang tayo ng mga matte cosmetics para hindi masyadong magmukhang oily yung skin natin sa pictures, pero mas maganda din na may konting illuminator yung gagamitin nating blush para magkaroon tayo ng konting glow sa pictures para hindi naman magmukhang lifeless. So gaya ng sinabi ko kanina, kapag ka sa picture, medyo nagdi-diffuse yung color. So lalo na pagdating sa mga blush para hindi magmukhang washed out yung face natin, apply your blush a little heavier than usual gaya nung sa contour kanina. And to finish off this makeup look, of course, kailangan natin kulayan yung mga lips natin para hindi tayo magmukhang pale sa picture. So, kailangan nating gumamit ng lip liner para i-define yung shape ng lips natin. Usually, ang gagamitin nyo dapat ay yung medyo dark ng konti sa kulay ng lips nyo, ng original color ng lips nyo, or medyo dark ng konti dun sa lipstick or lip color na gagamitin nyo. So after your lip liner, just apply your lipstick or your lip creams kung anong gusto nyong gamitin. At ang gagamitin ko ngayon ay yung e.l.f. Moisturizing Lipstick in the shade Wing Pink. That's it for this picture perfect or camera ready makeup. I hope that you enjoyed watching this video. And of course, like always, if you have any questions regarding this makeup look or if you have any questions at all, yung beauty related things, just comment below your questions or you can even send me a message on my Facebook page, Makeup by Bing Casho. And of course, you can even email me at ibsc1989@yahoo.com. And please don't forget to follow my other social media accounts, my Facebook page, and my Instagram account and Twitter account. All the links will be in the description box below. And please, kung gusto nyo tong video na to, please don't forget to thumbs up and rate this video. At syempre, wag na wag nyong kakalimutan yung best beauty secret or beauty tool nyo, and that is your perfect smile. So that's it for this video. Thank you so much again for watching, and I hope to see you in the next one. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!